Okay, isang magandang gabi po uli sa kanilang lahat at tayo po ngayon ay nasa regular na programa ng Kabalat Philippines tuwing Sabado, ikasyam ng gabi sa Maynila. At ito po yung panglimang episode pero pang-apat na chapter ng aklat na sinulat ni Dr. Michael Lightman, ang pangunahing konsepto tungkol sa Kabala at may title na Perfection at ang Mundo o Perfection in the World. So tayo po ay nasa regular nating Kabala Philippines virtual headquarters at tuwing Sabado ay ating kasama ang dalawa nating kaibigan para magbigay linaw sa atin ng pwede natin mga katanungan at sila po ay si Mario at si Dano. Bigyan po natin sila para bumati. Mario and Dano. Salamat, Ariel. Magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa mga Pilipino na kababayan na tinanonood live o ng recorded version dito sa Facebook Live ng Kabala Philippines. Kung may kilala po kayo na gustong matuto o maalam o malaman kung anong Kabala, ang tunay na Kabala, imbitahan niyo rin po silang manood dito sa Facebook Live tuwing Sabado, sabi nga ni Ariel, alas 9 ng gabi. So, magandang araw po sa inyo. At samahan niyo po kami ngayong susunod isang oras sa pag-unawa sa Chapter 4. Chapter 4 ba? Chapter 4 ng Kabbalah Concepts. Maraming salamat. Dan? Salamat Mark. Salamat din Ariel. Magandang umaga. Good morning sa inyong dalawa at magandang gabi po sa lahat ng mga manonood at makikinig sa programang ito. Inaasahan ko po na magiging kapakipakinabang at malaking kapaliwanagan para sa inyo ang panimulang ang mga paglilinaw na gagawin namin po sa chapter 4 na ito. Ariel. Okay, thank you Dan and Mario. So ano tayo? Episode 5, chapter 4. Perfection in the World yung title. So ito pong programa ay mapapanood nyo ng live sa Facebook, recorded sa YouTube dahil hindi namin mapagsabay yung broadcast sa parehong platform. And susubukan namin i-post agad after the recording. At ito ay para sa mga Pilipino na gustong matuto na para linangin ang isip at ang diwa. Dahil ito, sa kagaya ng sinasabi namin, ito ang first time na nagkaroon ng katuruan ng ganitong klase ng karunungan. Although ito ay panahon pa, o 6,000 years ago, 5,000 approximate, 5,000 years ago nung malaman ni Abraham. Then, kaya nagkaroon ng tinatawag na bansang Israel. So ito yung knowledge na nakuha nila. So hanggang sa na-develop yung mga religion out of these studies, the wisdom of Kabbalah. Ngayon, balikan natin yung ilang mga paksa na dinaanan ng mga nakaang tatlong o apat na linggo o isang buwan na nakakaraan. Napakabilis ng takbo ng panahon. Ang yung introduction ay binabanggit doon na itong aklat na ito, Como, ang title ay pangunahing konsepto pero hindi pangunahin ang laman. At aming nakikita yung elemento kung ano nakapaloob dito sa aklat na ito ay medyo kailangan ng masusing pagbusisi. At ito'y makakatulong para linangin ang ating mga diwa at kaisipan, lalo na sa mga Pilipino na hindi nakatikim o nakaranas. Kung mapapansin nyo ang development ng ibang bansa, nung makuha yung karunungan ito, napakabilis ng development nila. Ang Europe, ang unang nakatamo nito
o yung ibang lugar maliban sa Asia, hindi gano'n kasi ng mga lugar na iba ang natamo na para sa leksikin ang pag-unlad ng sangkatauhan na may kinalaman ang lumika, ang mundo at tayong mga nakatira rito sa mundong ito. At kagaya ng binabanggit ko, yung unang chapter, ang paraan ng pananaw ng Kabala, paano tinitingnan ang realidad at ang layunin ng Kabala, sa ikalawang chapter at ang ikatlo, yung pagkakaloob ng Kabala, kung ano yung ibinibigay ng Kabala para sa mundo, sa sangkatauhan. At ito ang pagkakataon ng mga Pilipino para matutunan ito. At dadako tayo ngayon sa chapter 4, ang perfection at ang mundo. Ngayon, bago ko simulan, tingnan ko ang yung idea sa dalawa nating kasama rito kung ano yung nakita nila bago natin i-detalye yung paksang ito. Dano and Mario, kung meron kayong gustong ibahagi tungkol dito sa paksang ating tatalakayin sa ngayon. Mauna na ako, Mark. Sa pag-aaral po natin ng Kabala, particular sa chapter 4 na ito, palagi lang po natin isaisip na habang nag-aaral na nakikinig tayo, nang lahat ng pong pinag-uusapan dito ay mga spiritual na bagay. Ang Kabala ay isang spiritual na katunungan. Ngayon, sa mga naunang chapter na lilinaw doon na dalawa lang ang nag-i-exist na reality sa creation. Ang may likha at ang mga nilikha. Yun lang po. Ang may likha ay spiritual at ang nilikha ay corporeal, physical. Magkaiba po ng katangian yan at magkaiba ng mga hangarin. Ang isa ay nagkakaloob at ang isa ay tumatanggap. Isipin lang po na, itanim lang po natin sa isip natin na ganyan po ang framework at context ng creation. Mark. Salamat, Dan. May dagdag ko, ang Kabala, pinag-usapan lang dito yung mataas na mundo o yung tiyatawag nilang spiritualidad. Hindi, kung meron kayong nababas na bukang describe yung mundo natin, ito lang ginagamit ng lingwahe para maunawa natin ano yung nangyari sa taas. So, itong Kabala, bibigay niyo yung mas malawak na pagpapaliwanag ano nangyari sa mundo natin ngayon, yung nakikita natin. Pag naintindihan mo yung ugat, mas maintindihan mo kung ano nangyari sa bunga. Ano yung kinakalabasan ng kung ano yung buto na itinan yun, pag nagbunga siya, alam mo yung magiging sanga, ano magiging puno, ano magiging prutas. So, ganun din yung kabal. Ibigay sa'yo yung pinakaunang buto, kumbaga. Salamat. Okay. Dun sa mga nakakapanood ng live or yung recorded, pwede niyo pong ipadala yung mga katanungan at pwede naming masagot sa kaya ng aming kakayanan. At kung mapapansin niyo po dun sa baba ng screen ko, ito yung registration link para sa kumpletong pag-aaral ng Kabala. Asahan niyo po sa wikang Ingles. Kami ho, dumaan kami sa pag-aaral sa wikang Ingles at pinipilit naming makahabol ang mga Pilipino na itang translate. Katunayan may translate si Dano na isang aklat anong title nga pala ng Dan? Nakalimutan ko lang. Pero yung itong librong ito, mismong ating binabasa o ating inaunawa ay translated na ni Dano at amin dinidiscuss chapter by chapter. And then i-compile namin as one book and then iba pa para may pamahagi. Anong title nga pala ng unang na-translate mo? Kabala for Beginners.
Kabala para sa mga nagsisimula. Kabala para sa mga nagsisimula. So para dahan-dahan nating lalapitan ang konsepto na ito na para linangin ang ating kaisipan at ang diwa. Ito ay parang kung meron tayong ang tao ay meron dalawang klase ng pakiramdam, ang isip at talino o yung emosyon ay balancing nalilinang, hindi lang katalinuhan, hindi lang ang emosyon, sabay sila. So, ngayon, kagaya ng aming pinangako, chapter 4, ako banata, ika-4, perfection at ang mundo at aking isi-share para makita ng lahat. Okay, so kita naman ano, Dan. Malinaw. Okay, so let's basahin natin. Tapos kung may katanungan po kayo, nandito po kasama namin si ang ating dalawang kaibigan, si Marit at Dan, para sagutin ang ilang mga paglilinaw ang tungkol dito at aking makikita sa Facebook at aking ipapahatid sa kanila. Let's tingnan natin. Okay, ang kabanata, ika-4, ang perfection at ang mundo, sinasabi dito, tulad ng ating nalalaman na ang buod ng batas ng may likha ay nakasalalay sa pag-ibig, sa lubos na pag-aalala at malasakit sa lahat ng kabilang sa lipunan na tulad ng sa aking sarili. Tingnan natin kung ang ating tinanggap ang batas nang may likha batay sa pananampalataya lamang o kung mayroong ilang practical na pamamaraan na kinakailangan dito. Umaasa ako na ang mga mambabasa ay maintindihan ang aking kawalan ng interes. Okay, bago ako tuloy na magtungo dito sa ikalawang paragraph ito. So ito yung unang paragraph. Meron akong tanong sa inyong dalawa, Dan and Mario. Doon sa unang paragraph. Anong uri ng approach o yung paglapit ang dapat gawin para matanggap na may batas ng lumikha na umiiral? Sa pananampalataya ba o kung sa practical na paraan, ano ito? Alin man sa inyong dalawa? Napakagandang katanungan yan, Ariel. Hindi mali o walang masama kung ang pagkaalam sa umiiral na batas ng may likha ay nakabatay lang sa ating pananampalataya. Ang ganitong paraan ay maaaring nakakapagbigay ng kapanatagan sa kalooban at nakakabawas sa pangamba. Subalit sa pag-aaral ng kabala, magbibigay ito ng mas malinaw na paliwanag kung bakit mayroong batas at paano nito kinokontrol at iniimpluwensyahan ang ating mga buhay at sa gayon kung tayo'y tatalima o isasaalang o alang ang mga batas nito o susundin ang mga batas na ito, makakapagtamo tayo ng mas malawak at malalim na pag-unawa sa takbo ng ating buhay, ng mundo at buong kapatigiran. Mark, pakisusugan mo. Salamat, Dan. Yun, malalim na yung sagot mo, Dan. At ang naisip ko lang may dagdag na lahat tayo, habang tumatanda tayo, sabi nga nila, pag meron kang pinagkatandaan, mas malilinawagan yung mga bagay-bagay sa mundo natin. Mas naintindihan natin kung paano umaandar ang mga bagay-bagay sa mundo, medyo yung kalikasan man o yung palakad sa pang-araw-araw ng buhay. Pero yun nga lang, yun, kung saan tayo tumitingin. Ang ginagawa ng pag nag-aral ka ng kabala, mas makita mo yung kabuuan. Hindi lang doon sa maliit na aspeto ng buhay. So maging mas malawak yung magiging pananaw. So ang approach, tuloy nyo lang. Basta tuloy lang ang pagiging bukas isip, bukas ng isipan, magtanong, at
sa pagkakas ng kabala, maraming katanungan ang nasasagot na hindi niyo makikita sa ibang aralin. Salamat. Ariel? Ano ba yung pwedeng maging base, halimbawa ng pananampalataya? Of course, meron tayo sa ating maraming... pero hindi... Dapat lang bang tanggapin na ako'y nanampalataya? Yun na yun? Kadan, sa tingin mo? Katulad nga ng nabanggit kanina, kung may pananampalataya ka tungkol sa mga batas na ito, maganda na po yun at meron kang pananampalataya. Pero hindi ito nakakasapat kung sa paano na natin maintindihan bakit umiral itong mga batas na ito, para saan ito, at anong nagagawa, ginagawa nito sa ating buhay. Ang sinasabi po ng Kabala, ang mga batas nito ay itinakda ng may likha upang gabayan tayo at dalhin tayo sa magandang kalagayan. Kuminsan, hindi natin makita ito na parang mahirap para sa atin ang mga batas na ito. Pero ang lahat pong ito ay itinakda ng may likha at walang inisip ang may likha na ikasasama ng kanyang manilikha. Kaya yung sa katanungan ni Ariel na ano, paano ba? At paano ba yung katanungan mo, Ariel? Kanina kasi nabanggit ko yung ang approach sa Kabala kasi hindi lang intellectual kundi emotional. Kung ibabase ko ang pananampalataya, ito ay hindi sapat sa aking pag-iisip. Ang pananaw, kung titingnan ko sa emosyon, posible, pero kinukulang sa aking pag-intindi gamit ang aking isip. Totoo yan. Kasi ang hindi magagagap na gana, hindi magagagap ng lubusan ng pag-iisip ang napakalawak na nakatotohan tungkol sa may likha. Kaya ang pananampalataya lumalabas sa atin ay purus ay napaka-emotional na bagay lang sa atin. Pero ang Kabala kasi, ang sinasabi ng Kabala, hindi sapat na emotional lang o damdamin lang umiral sa atin. Dapat naiintindihan natin kung saan nag-uugat ang pananampalatayang ito, saan nakabatay ito. Dapat naiintindihan natin, naunawaan, paano ito magiging buhay na pananampalataya sa atin para maintindihan natin kung ano ang kalooban at kaisipan ng may lika para sa atin. Mar, pakidagdagan niya. Kung saan man, kung ano man yung pananampalataya mo, walang problema doon. Ang ano doon, simula yun eh. Kung ano yung nagistan mo, kung ano yung natutulan mo, ipinagkalob yun. Doon kasi nimula ng may gawa, may likha. Kung sa tingin mo, happy ka na doon, happy ka na. Ngayon, kung gusto mo pang mas maintindihan kung bakit ganun yung pananampalataya mo, doon papasok yung Kabala. Kasi doon mapapaliwanag yung sasabi ng iba na ugat ng yung pananampalataya. So basta bukas lang ang isipan mo. Basta tuloy lang ang pagtatanong, makukuha mo rin yung sagot na hinahanap mo. Sa pag-aaral ng Kabala, nandun lahat yung sabi ng kasagutan. Sabi nga nila, ang science nga dami na ng discoveries umahabol lang sa kaalaman ng Kabala. Ariel? Marahil, siguro ito yung banggaan ng siyensya at saka ng relihiyon. Magkaibang pananaw. Ngayon, pagdating sa Kabala, which is sinasabi nga natin, ang Kabala ay isang agham. So napapagtugma niya
ang siyensya o ang agham at ang pananampalataya. Ito yung sinasabi natin, yung intellectual at saka emotional ay dapat sabay. Okay, so tuloy natin yung... So maring malinaw, so wala pa naman ako nakikita ng tanong sa Facebook. Well, siguro maganda kapaliwanagan at aking ishare ulit yung... Tuloy natin yung talata. Okay, tingnan natin ko ang ating tinanggap ang batas ng may likha batay sa pananampalataya ay kung mayroong ilang praktikal na pamamaraan na kinakailangan din dito. Umaasa ako na ang mga mambabasa ay maintindihan ang aking kawalan ng interes sa mga hungkag na pilosopiya dahil ang buong struktura ng mga ito ay nakatayo batay sa maling konklusyon mula sa mga walang batayang palagay. Ang ating henerasyon ay marami nang nasaksihan ng ganitong mga pilosopiya na ginamit sa sandaling mga batayang teoryang inisip ay lumabas na mali. Ang buong teorya ay babagsak at magdadala sa milyong-milyong mga tao sa pagdurusa. Dan and Mario, kayo ba isang ayon dito na ang pilosopiya ay hindi dapat maging batayan? Ayon sa Kabala, ang mga pilosopiyang tinangkilik na maraming tao ay mas nakapagdulot ng malaking pinsala at pahirap sa sangkatauhan kaysa nakabuti. Ito ay dahil sa mga maling pananaw at pagtingin sa katangian at kalikasan ng pagkakalikha ng tao at ng sandibutan. Tinangka ng mga pilosopiya na ito na bigyang kahulugan ang mga pagkilos at paggalaw ng isang tao batay sa kanyang mga maling pananaw na yon. Sa Kabala, tinuturo nito ang tamang pinagmulan ng ating pagkakalikha, ng ating pag-unlad, at ang nakatanim na katangian ng tao na kung kanyang tutuklasin ay magiging susi sa kanyang hinahangad na perfeksyon na tanging layunin ng ating pagkakalikha. May mga halimbawa ng mga sinasabing pilosopiya na nagdala sa malungkot at mapait na karanasan ng sangkatauhan. Katulad si Aristotle, ang kanyang naging isang popular na ng pilosopiya ay sinasabi niya na happiness is the highest good, sabi niya. Para sinasabi niya, ang walang sawang paghahanap ng kasiyahan ang pinakamataas na layunin ng buhay ng isang tao. Kaya naman ang mga Griego ay talagang lahat ng klase ng pleasure at kasiyahan sa katawan, talagang hindi mo sila masusukat. Pero hindi ito nagdala sa kanila sa hinahanap nilang perfection ng layunin ng buhay. Meron pang isa, si isang popular na marami nakakalam sa pilosopiyang ito na si Nietzsche, God is dead. If not, we must kill him. Itong concept, itong pilosopiyang ito ni Nietzsche ay siguro ito yung naging pundasyon ng mga Aleman, ng mga Germans, ng mga Nazi ng panahon ng Second World War, yung foundation ng kanilang collective consciousness o nasa kanilang pag-iisip. Kaya nagawa nilang pumatay ng milyon-milyon mga tao. Kaya marami pa ang mga halimbawa ng filosofiya na nakasama lang sa tao at hindi nakatulong. Maraming mga paniniwala, maraming mga pananampalataya na naibatay, nakabatay sa mga maling filosofiya sa pagtatangka ng mga tao na matuklasan at malaman ano bang bakit ganito ang tao. At may kanya-kanya silang interpretasyon at ang Kabala lamang ang nakapagbigay ng malinaw, praktikal, scientifico at material na paliwanag tungkol
sa pinagmulan ng pagkakalikha at ang layunin ng pagkakalikha. So nakikita mo ito sa habang nag-aaral ka ng Kabbalah, dahil obviously siguro pinasadahan mo din kahit papaano ang aral ng pilosopiya. So may napapagkumparahan kang dalawang. So sinilip mo ang gawin ng pilosopiya at nandito ngayon sa pag-aaral ng Kabbalah, pwede mong sabihin yung conclusion mo na yun, o hindi man conclusion, o panibagong nagbigay sa'yo ng panibagong maliwanag na pananaw sa dalawang anggulo. Isang ano yan, magandang katanungan yung sinabi mo, Akil. At ang sinasabi lang namin dito at sinasabi rin ng mga nagtuturo ng Kabbalah, ang Kabbalah po isang practical na kaalaman. Ang ibig sabihin, kahit sino pwede itong pag-aralan, wala itong deep, kahit mahirap ka, mayaman ka, may pinag-aralan ka, wala kang pinag-aralan, maaari kang mag-aral ng Kabbalah. At mapapatunayan mo sa sarili mo ang sinasabi ng mga kabalista. Ikaw mismo ang magpapatunay sa katotohanan ng mga sinasabi nila. Lahat tayo nakadumaan sa mga filosofiya, sa mga pananampalataya, sa mga paniniwala. Wala pong masama dyan. Lahat po yan ay mga bahagi ng ating pag-unlad at karanasan sa buhay. At ito ay lahat ng ating attempt para makita ang kasagutan at maibsan ang kahirapan sa ating buhay. Yun naman po ang ating hinahangad. At ang hinahangad natin na hindi natin nalalaman ay nasa ating paghahangad na sa kalooban natin. Gusto nating makilala ang mailikha. Yan po. Yan ay isang hangarin na masasabi ko na naging napakalalim na hangarin na ng sangkatauhan mulat sa pulpa ang paghahanap sa katotohanan ng mailikha. Kaya nga lahat ng paniniwala at lahat ng pananampalataya na isip ng tao upang tuklasin lang. Yun lang gustong malaman ng tao. Saan siya nagmula? Ano kanyang nagmulan? Ano ang buhay niyang ito? Ano kabuluhan ng buhay niyang ito? At saan siya patungo? Yan lang naman ang pinakamalalim na katanungan. Anong sino ako at anong buhay na ito? Yan lang. Anong layunin ng buhay ko ito? Bakit ako narito sa mundong ito? At yan ang nagbunsod ng napakaraming mga filosofiya na ngayon pa lang na iwawasto at naitatama dahil nga sa paglabas ng Kabbalah. At ito'y malaking pagkakataon para sa ating mga Pilipino na magkaroon ng pag-aaral tungkol dito. At kung mag-aaral po kayo, nasa inyo po. Maisa sa praktika ninyo, mapapatunayan ninyo ang katotohanan, ang validity ng mga tinuturo ito ng mga kabalista at ng mga pantas na nakatamo ng karunungan ng Kabbalah. Kayo po, hindi po namin kayo kinukumbinse, hindi po namin kayo pipilitin. Ang sinasabi lang po namin, subukan po ninyo at patunayan ninyo sa inyong sarili. At hindi pa rin maging daan para paniwalaan tayo. Mas magandang sila maging magpruweba. Otherwise, ang Kabbalah is not a belief. Hindi tayo sa nasa konsepto pa rin. Mabigyan ka ng isang pagkakataon para alamin. It's up to you. And let's patuloy natin. Dito may kasagutan, may katanungan mismo si Dr. Michael Atman dito sa susunod. Magagawa ba nating matupad ang batas ng mailikha sa pag-aaral ng mundo at mga batas nito gamit ang mga natatamong impormasyon? Okay? Sa sandaling naobserbahan natin ang kaayusan na umiiral sa kalikasan, tayo'y namamangha sa kahusayan ng pamamahala nito sa maliit at malawak na antas. Halimbawa, gamitin natin ang mga nalikha at pinakamalapit sa atin
ang mga taong nilalang, tayo. Ang similya na nanggaling sa Ama at nakarating sa inihandang mapagkakatiwalaang lugar sa Ina ay natatanggap ang lahat ng bagay na kailangan sa pagunlad nito hanggang sa pagsulpot dito sa mundong ito. Walang makakapinsala dito hanggang sa magsimula ito mabuhay bilang isang hiwalay na organismo. Ito yung tayo lahat galing dito sa paraang ito, sa prosesong ito, kung gaano kagaling yung sistema na unang batas na yun na umiiral. Okay, tuloy natin. Sa sandaling sa pagsilang nito, ang kalikasan ay buong ingat na pinupukaw ang kinakailangang damdamin sa mga magulang upang mabigyan ang musmus ng lubos na pagtitiwala sa kanilang pagmamahal at pag-aaruga. Ang tao, maging ang mga hayop at halaman, ay nagpaparami at pagkatapos ay pinangangalagaan ang pag-unlad ng mga sutling nila. Subalit may isang kontradiksyon na umiiral sa pagitan ng pangangalaga ng kalikasan sa panahon ng pagsilang at sa maaga at nagsasariling pag-unlad ng nilikha at pakikibaka nito upang mabuhay. Paano ko i-relate ito? Ito wala dun sa yung regular nating buhay, kahit tayo. Ito, pa sariling observasyon. Sinilang tayo, o pinapag-aral ng inaruga tayo ng mga magulang natin, pinalaki, pinag-aral, isang araw, tay, nay, papaalam na ako, mag-aasawa na ako. Ito yung batas na umiiral na lahat tayo dumadaan sa proseso na minsan isang araw iiwanan mo kung ano yung mga pag-uuragan ginawa sa atin mga magulang natin. Iiwanan natin para tayo magparami. Kung gaano ka-complex yung batas, kung gaano kalawak ang paggana niya. So ito yung aking nakikita dito. Mark, baka may gusto ka idagdag. Salamat, Ariel. Habang nagkakaidad tayo, mapapansin natin na yung mga pinagdaanan natin, marami tayong mapupulot na aral na galing sa mga taong naging malaki ang impluensya sa paglaki natin. Doon nabubuo yung filosofiya natin pansarili. Habang tumatanda tayo, marami rin tayong nadidinig sa ibang tao na magaling magsalita, magaling magsulat, at nahugis na yung filosofiya na yun. So, sabi nga ni Dan kanina, sabi rin sa aklat, na maraming mga filosofiya na mali ang pagkakaintindi sa pag-unlad ng tao. Kaya, nakita niya naman sa paligid natin, so mas maraming disgrasya kaysa mabuti. Bakit ba ganun nangyari? Ngayon, pag nag-aral tayo ng Kabbalah, mas maunawa natin yung ano yung nakikita natin sa mundo. At mas paliliwanagan bakit ganito tayo mag-isip, ba't ganito yung nabasa natin, ba't ganito yung nabinig natin. So, sa pag-aral ng Kabbalah, mas mabibigyan ka ng mas malawak na pag-unawa ng nangyayari sa mundo at bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Na hindi mo kailangan, mga bagay-bagay, yung pag naintindihan mo na siya, pwede mo na siyang sabihin na, pwede ganito yung mangyari, pwede ganito yung mangyari. Kasi nga, ganito yung naging ugat. So, mas makakilos ka ng mas maayos at mas makita mo yung kaliwanagan dun sa nangyayari sa mundo natin. Ariel? Okay, tuloy natin yung teksto. Ang nakakabagabag na kontradiksyon kung paano pinamamahalaan ang mundo na nangyari sa lahat ng antas ng buhay ay bumihag sa pag-iisip ng tao mula panoong unang panahon na nagbunsod ng ilang mga teorya. O ito yung mga teorya noon. Evolusyon.
Ang teoryang ito ay hindi isinaalang-alang ang pangangailangan na ipaliwanag ang nabanggit na kontradiksyon sa unahan. Ang may likha ay ginawa ang mundo at namamayani sa lahat ng bagay. Siya ay walang pakiramdam, walang pag-iisip at nilikha ang mga uri ayon sa mga pisikal na batas. Parang ano lang to, straight law. Sumunod ka o hindi, so walang pakialam. Ang ginawang mga uri ay umunlad batay sa ebolusyon. Ibig sabihin, ang marahas na batas upang mabuhay. Ito na ngayon. Ang teoryang ito ay tumutukoy sa may likha bilang kalikasan. At sa gayon, nagpapatunay na tinutukoy na kawalan ng pakiramdam nito. Pero sa katunayang meron tayo, mga tao, ay mga emosyon, lalo Pilipino. Ikalawa, yung dualismo. Dahil ang nakakamanghang karunungan ng kalikasan ay higit na malayo sa kakayahan ng sangkatauhan. Imposible na mahulaan at maiplano ang mga organismong parating pa lamang ng walang kapintasan. Ang nagbibigay ng kalikasan ay dapat ding may taglay na katalinuhan, memorya at damdamin. Katunayan, ang isa'y hindi makapagsasabi na ang bawat antas ng kalikasan ay nagawang makapamayani lamang dala ng pagkakataon. Ang teoryang ito ay nagtulak sa konklusyon na may dalawang pwersa na umiiral. So ito'y naisip ng tao ngayon. Ang positibo at negatibong pwersa. At ang dalawang ito ay nagtataglay ng katalinuhan at ang damdamin. So pinagkukumbay nila. Kaya ang mga pwersang ito ay may kakayahang magkaloob ng ganoong kakayahan sa kanilang mga nilikha. Ang pagsulpot ng teoryang ito ay nagbunga ng ilan pang mga ibang teorya. Politismo. Ang pagsusuri sa paggalaw ng kalikasan at ang pagkakahati ng mga pwersa nito batay sa katangian nito ay nagbunyag ng mga relihiyon tulad ng sa naunang Greece. Ito yung sinabanggit mo kanina na may kasamang kapulungan ng mga Diyos. At bawat isa ay naghahari sa pamamagitan ng isang tiyak na pwersa. May kanya-kanyang department, kumbaga. Kawalan ng pamamahala. Ito yung huling teorya. Kawalan ng pamamahala sa paglitaw ng mga makabagong instrumento at mga bagong kaparaanan. Ang pagsasaliksik, kamakailan ay natuklasan ang mahigpit na ugnayan sa pagitan ng mga bahagi ng mundo. Kaya ang teorya tungkol sa isang kalipunan ng mga pwersa ay isinantabi at napilitan ang pag-aakala tungkol sa isang matalino't nagkakaisang pwersa na gumagabay sa mundo. Datapat dahil sa kawalang halaga ng sangkatauhan kung ihahambing sa kadakilaan ng pwersang ito, tayo ay iniwanan at pinabayaan. Sa kasamaang palad, ang sangkatauhan ay patuloy na nagdusa sa kabila ng napakaraming teorya tungkol sa pagkakalikha ng mundo at pamamahala nito. Napakahirap isipin kung bakit ang kalikasan ay napakamalumanay na sinapupunan ng ina at sa maagang panahon ng paglaki ng bata, ngunit naging napakarahas sa kasunod na bahagi. Kung kailan mas kinakailangan natin ng higit ang tulong. Isang katanungan ang lumitaw. Tayo ba ang dahilan ng kalupitan ng kalikasan sa mundo? Dan at Mario, tingnan natin yung tanong na ito kung kayo may kasagutan. Tayo ba ang dahilan sa kalupitan ng kalikasan sa mundo? Sinasabi sa Kabbalah, ang buong paglikha, ang kalikasan, ang kapaligiran, ang mga hayop, ang mga halaman, lahat ng bagay na nalikha ay perpekto, kumikilos at gumagalaw ayon sa kanilang katangian at sa kanilang layunin. Purpose ng kanilang pagkaka-create. Lahat ito ayon sa itinakda ng
may likha, anong kung anong dapat nilang gawin. Bukod sa tao na may sariling pag-iisip at may malawak na patuloy na lumalawak na hangarin at mga desires, at ito ang nagtulak sa kanya sa napakaraming mapapait na karanasan. Lumalabas na tayo nga ang tao, ang dahilan, at wala nang iba sa kalupitan ng kalikasan. Parang hindi mahirap isipin kung titignan natin ang nagawa na ng tao, hindi lang sa physical na kapaligiran, kundi maging sa pandipo ng kalagayan ng tao, kung saan ang pagsasamantala sa kapaligiran at sa mga tao para sa sariling kapakinabangan ay naging normal at katanggap-tanggap na bagay at sinasabing kailangan sa pag-unlad o sa kaunlaran. Sa pag-aaral ng Kabala, makikita na ang pag-unlad ay magagawa na hindi kinakailangan magsamantala at magpahirap ng iba, mag-abuso sa kapaligiran at para lang sa sariling pakinabang. Mar, paki ano, may dadagdag. Salamat, Dan. Hanggat hindi tayo sumasang-ayon dun sa batas ng may likha, darating at darating yung mga pwersa na magpipilit sa atin na sumunod sa batas na yun. Parang ano yan eh, parang halimbawa traffic sa isang intersection. Eh pag di ka sumunod sa traffic light, eh malamang masasagasaan ka. So kailang sumunod ka sa batas. Ganun din sa palangat sa mundo. Kung susunod tayo sa batas ng may likha, eh, yung mga pagsubok, makita natin sa ibang pananaw at makita natin ito yung mga tulong sa pag-unawa sa kung bakit tayo narito, bakit anong kailangan nating baguhin para makasunod tayo sa batas ng may likha. So hanggang di tayo sumusunod sa batas ng may likha, makita natin itong mga dilubyo, mga sakuna, mga sakit, ganun pa lang. Ariel? Ito lang yung parang nakita ko doon sa ano ng talatang ito. Sa kalikasan ng tao, gusto natin tumanggap, gusto natin ang kasiyahan, pero ayaw natin ang responsibilidad. Ito yung medyo talagang ang kalikasan ay dapat nating, yung kalikasan nating mismong tao ay dapat maintindihan. Tama yun, Atiyad. At isang kapansin-pansin na makikita mo sa tao, mayroon siyang kakayahan na ano eh, mayroon siya, siya lang ang mayroong kakayahan ng napakamarahas, napakabayolenteng pagkilos na kaya niyang ang hayop, buhapatay ng kapwa hayop para kumain. Yun lang ang ano niya, maaaring nakikita. At yun, ang tingin natin doon, napakalupit ng mga hayop. Hindi po. Yun po ay isang natural na bagay sa mga hayop. Para lang sila kumain para mabuhay. Natural instinct, kumbaga. Natural instinct. Pero ang tao, pumapatay hindi para kumain. Pumapatay siya dahil gusto niya ng pumatay. Meron pong ganyan. Kaya nakikita natin na ang kalikasan ng tao dahil sa kanyang napaka lumaking egoismo niya, yung pagiging makasarili niya at the expense of others, na wala siyang pakundang at wala siyang
pagsasaalang-alang sa kapakanan ng iba. Yun ang naging naging daan para sa naging takbo ng ating lipunan, ng ating kaya nga ang tao, ang kalupitan ng tao ay nagbubunsod, nagbubunga ng karahasin din mula sa kalikasan. At kung tayo, matututo natin magawa na tumupad o sumunod o umayon sa batas ng kalikasan, ang kalikasan mismo magiging ano eh, magiging anong tawag doon? Gentle at magiging kung isa pong ano yan eh, isa pang napaka nung mga sinaunang panahon na ang hangarin ng tao ay napaka basic pa lang at napaka sinasabi nga mababaw pa ang kaligayahan. Napaka simple lang ng mga pangangailangan. Ang kapaligiran, ang kalikasan, napakabait. Wala pang masyadong ano noon except do sa mga natural na ano niya no, na natural na cycle ng kanyang ng klima, ng panahon, mga natural na ano yan. Pero wala siyang mga pandemic, wala siyang mga kalamidad na talagang nagpapahirap sa tao. Pero habang lumaki at lumakas ng lumakas, yung tinatawag na egoismo ng tao, yung kanyang pagiging makasarili, naging marahas na rin ang kalikasan. Yung pang sinasabi ng mga kabalista. So sa ngayon, sa kasalukuyan, may pandemya. So may katapat na outcome. So no wonder, yung mga nangyayari sa ngayon is hindi katakataka. Kaya lang, ito yung kalamangan na sinasabi mo siguro. Kung nasa pag-aaral ka ng kabala, kita mo yung ganung sitwasyon. Ito sa hindi nag-aaral, mabibigla ka. So additional na pagdurusa. Pero ito magdadala ng katanungan ngayon. Bakit ito nangyayari? May maganda katanungan yan. Bakit nga kung talagang ang may likha, ang hangad lang ay kabutihan ng kanyang nilikha, bakit may mga ganitong pandemya at may mga ganitong pahirap? Ito malinaw eh. Hindi tayo nakaligtas doon sa batas. Manifestation ng batas na umiral sa ngayon, nagkaroon ng pandemya, saan galing ito? Kung binabanggit nga kanina doon sa talata, may batas ng kalikasan, ito, dahan-dahan nating nararamdaman ngayon. Sino responsable? Tayo. Lumalabas, tao rin ang may kadahilan ng pandemyang ito eh. Dahil marahil ito ay isang kamay ng may lika upang bigyan ng pagkakataon ang pangkatauhan na mag-isip, magbago ng mga pagkilos at makapag-isip. At yun naman ang nangyari sa pandemyang ito. Talagang pinatigil ang lahat ng dating mga ginagawa ng natin, ng nakasanayan natin, at mga kasiyahan at kasayahan na hindi naman nakakatulong na sa atin. At kumisang dumating na sa punto na yung mga bagay na dati akala natin ay nakakapagpasaya sa atin. Pero ngayon, pag nakuha mo na, sandali lang. Sawa ka na rin. Naghahanap ka na naman ng iba. Kaya walang katapusan ano eh. Walang katapusan ikot ng paghahanap ng kasiyahan. Eh, saan to hahantong?
Okay. Siguro isang ano to ng ano paraan ng may lika na huminto at mag-isip ang tao. At marahil paraan niya ito para i-digtas o i-divert ang tao sa mas malaking kalamidad tulad ng digmaan, another Third World War na sa na nangyayaring tensions at alitan sa mga ano sa mga bansa at sa mga malalakas na mga powerful countries eh mukhang hindi maiiwasan at mukhang paalala ko lang ayun pa lang so, 'di ba ang equivalent ng hateva is nature sa Hebrew word hateva is Elohim o creator o lumikha sa kapakanan ng mga nakikinig. Yung nature, hateva in Hebrew, equivalent sa lumikha. So ito yung equal equivalent ng kalikasan, yung kalikasan ng yung nature. Okay, so let's kailangan natin siguro pagpatuloy at may mga baka may mga kasagutan dito tayo makita. Ang lahat ng paggalaw ng kalikasan ay magkakaugnay. Kaya sa paglabag sa isang batas, ating ginugulo ang balansi ng buong sistema. Ito na nga yung kasagutan. Hindi mahalaga kung pinag-uusapan natin ang kalikasan bilang isang walang puso at walang layuning bagay, agabay, o kaya isang may likha na may isang plano, isang layunin at karunungan. Tayo'y nabubuhay sa isang mundo ng tiyak na mga batas at sa paglabag natin sa mga ito. Tayo'y pinapatawan ng isang bulok na kapaligiran, lipunan at ng ating bulok na mga sarili. Ito na nga pala yung sagot. Bukod pa rito, dahil ang batas ng kalikasan ay magkakaugnay, ang paglabag sa isa sa mga ito ay maaaring magpahirap sa atin ng di inaasahang marahas na hambalos mula sa ibang direksyon. So ito na yung sagot. Bukod doon sa naipaliwanag ni Dano kanina, ito yung nagkukontend doon sa ating tanong. Sa pagpapatuloy, ang kalikasan o may likha sa katunan ay pareho lamang, ito yung nabanggit ko rin kanina, ay naiimpluwensyahan tayo sa pamamagitan ng mga batas na kinakailangan nating ituring na makatotohanan at sapilitan at kaya dapat nasundin ang mga ito. Dapat nating maunawaan ang mga batas ng kalikasan dahil ang pagkukulang sa pagsunod sa mga ito ay ang sanhi ng ating mga paghihirap. Ito'y pangkaraniwang kaalaman na ang mga tao ay mga panlipunang nilalang. Hindi tayo mabubuhay ng walang tulong mula sa ibang tao sa lipunan. Magkakaugnay tayo. Kaya ang isa na bigla ang magpasya na itiwalag ang kanyang sarili mula sa lipunan ay malalagay sa isang buhay ng pagdurusa. Dahil ang taong yon ay hindi magagawang makuha ang kanyang mga pangangailangan. Ang kalikasan na itinutulak tayo na mamuhay kasama ng iba at sa pakipag-ugnayan sa kanila ay tumutupad sa dalawang paggalaw. Ang tumanggap ng bawat bagay na kailangan mula sa lipunan at ibigay sa lipunan ang produkto ng ating paggawa. Ang paglabag sa alinmang panuntunan ay gagambala sa balanse ng lipunan at sa makatwid, nararapat na parusahan ng lipunan. Sa usapin ng sobrang pagtanggap tulad ng pagnanakaw, ang kaparusahan ng lipunan ay kaagad na kasunod. Kung ang isang tao ay tumanggi na maglingkod sa lipunan, ang parusa na dapat isang panuntunan ay hindi kagyat nakasunod o kaya hindi tuwirang nauugnay sa paglabag. Ito ang dahilan kung bakit ang kahingian na nagtatakda sa isang tao na maglingkod sa lipunan ay kadalasan ipinagwawalang bahala. Datapot ang kalikasan na kumikilos bilang isang walang pinapanigang hukom ay pinaparusahan ang sangkatauhan batay sa kaunlaran nito. Siguro ito yung
maaaring huling may dalawa pang katanungan na ito eh, sa talatang itong aking binasa. Sa anong paraan tayo makakasunod sa batas ng kalikasan? Ito yung tanong. Sa inyong dalawa, alin sino man mauna? Isa lang ang nakikita kong malinaw na kasagutan dito at yan eh, sa katanungan yun, paano tayo makakaayon, makapamuhay ng ayon sa batas ng kalikasan. Yung batas ng ano, ng may bika na sinasabi na ano, love thy neighbor as thyself. Mahalin ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ito lang ang isang batas na talagang kinakailangan nating maging panuntunan sa buhay para... Eh, ayoko naman tingnan bilang isang moral standard yung love thy neighbor as thyself, o yung pagmamahal sa kapwa. How? Paano ko... paano ba ito? Paano ko iuugmay yung sarili ko na gawin yung ganung... kung ito may kautusan? Sa pag-aaral ng Kabbalah, merong tinuturo siyang sistema para maisakatuparan itong sinasabing natin na love your neighbor as yourself. Merong paraan para mas lalong maunawaan kung ano ba isabihin itong sinasabi ito para makasunod tayo sa batas ng may likha. So pag nag-aaral kayo ng Kabbalah, mag-enroll kayo ng libreng klase. Punta niyo lang yung link nandun sa pangalan ni Ariel. Doon niyo makita kung paano magtutulong-tulong ang lahat ng mag-aaral sa iba't ibang parte ng mundo. Paano para maunawaan at may sakatuparan itong sinasabing mahalin ang iyong kapwa tulad ng pumamahal sa iyong sarili at sa milita. So, salamat Ariel, salamat Dan. Thank you. Then let's muna ko sing. Okay, so maaaring si Maria ay magpapaalam na sa sige. Okay lang. Nandito naman si Dan para sagutin yung ibang mga natitira pa. Okay. Tutuloy ko lang. Datapat ang kalikasan na kumikilos bilang isang walang pinapaninghaw ay pinaparusahan. Okay. Ang Kabbalah ay nagsasabi na ang pagkakasunod-sunod ng mga henerasyon sa mundo ay tanging paglitaw at pagkawala. Ng mga physical na katawan lamang kung saan ang kaluluwa na tumutugon sa ako ay nagpapalit ng tagapagdala nito at hindi naglalaho. Ang pag-ikot ng palagian at limitadong bilang ng mga kaluluwa, ang kanilang pagbaba sa ating mundo at paglitaw nito sa mga bagong katawan ay nagbibigay sa atin ng bagong mga henerasyon ng mga tao. Ito siguro ito yung incarnation. Kaya kaugnay sa mga kaluluwa ng lahat ng henerasyon mula sa una at hanggang huli ay tinuturing na isang henerasyon, ito'y hindi mahalaga kahit ano paman kung ilang beses ang bawat isang kaluluwa ay pumasok at lumabas sa iba't ibang katawan, hindi mahalaga. Bilang paghahambing, ang pagkamatay ng isang katawan ay lubos na walang epekto sa kaluluwa na tulad sa buhok na ginupit o kuko na pinutol ay walang epekto sa buhay ng isang katawan. Sa paglikha ng mga mundo at pagbibigay ng mga ito sa atin, ang may likha ay naglagay ng isang layunin para sa atin upang marating ang kanyang antas at makipag-isa sa kanya sa pamagitan ng pag-akyat sa mga mundo na kanyang itinayo. Ang tanong ay, ang sangkatauhan ba ay dapat maramdaman niya ang kailangang tuparin ang kanyang kagustuhan? Ang Kabbalah ay naghahayag ng isang ganap at saradong larawan ng kontrol ng may likha sa atin. Kaya kusang loob man o tulak ng paghihirap sa buhay na ito o sa kasunod na buhay man, ay itinutulak ng pisikal, panlipunan at pangkabuhayang mga bagay.
bawat isa sa atin at buong sangkatauhan na kinakailangan tanggapin ang layunin ng paglikha bilang tunguhin ng ating buhay. Sa dakong huli, ang lahat ay matatamo ang isang layunin. Ang tanging pagkakaiba ay nakasalalay sa landas. Ang isang tao na kusang loob at buong kamalayan na sumusulong tungo sa layunin ay umaani ng dalawang beses. Nakakatipid sa panahon at nakakaranas ng kagalakan sa pakipag-isa sa may likha sa halip ng paghihirap. Ang bigat ng katayuan at ang kasangkatauhan ay hindi pa rin natatanto ang kalamidad na nasa hinaharap na nito. Ang layunin ay naitakda na at ang mga batas ng sansinukop ay hindi nag-iiba. Ang pang-araw-araw na personal na paghihirap at panapanahong pandaigdig ang kalamidad ay pinapatanggap sa atin ang pangailangan na sundin ang batas ng may likha na pangibabawan ng egoismo at inggit at sa halip paunlarin ang pagmamalasakit, pagtutulungan at pagmamahalan. Yung bandang huling yan ay parang ibinigay sa atin ang buod ng buong kabanata na ito. Ito, so may batas na dapat tayong sundin na sinasabi rito. Yung nga lang sinabi ni Mark bago siya umalis ay may paraan sa pag-aaral ng Kabala kung paano sa huling paragraph na binasa natin para mapangibabawa ng egoismo at inggit at sa halip na paunlarin ang pagmamalasakit, pagtutulungan at pagmamahalan. So ito yung pinakabuod ng paksa na ito. Tayo po ay 4 minutes ahead, lampas na dun sa oras na itinakda. Pero sa napakagandang paliwanag na ibinigay sa atin ng ating kasamang si Dan at si Mario. Sa muli po, kami po ay magbabalik sa chapter 5, Kalayaan Pumili, ay yung Freedom of Will. Meron ba tayo nun? So abangan niyo po next week, Saturday, same time, same at kabalapilipinas.info. Kung makikita niyo po doon sa baba ko ito, ito, yung registration link ng Kabyo registration so para sa kompletong pag-aaral ng Kabala. So kaya lang sa English, so, Pilipino, walang problema dyan, nakaka-English tayo, kahit kami. At itong programa na ito ay pinahatid namin sa inyo sa sa usapang Pilipino, usapang Tagalog, para maintindihan. Hindi po ito hadlang ang lingwahe, ang lahi o edad. 18 years pwede. Ito po ay guided program ng Binay Baruc Kabalalaam para sa lahat sa buong mundo para mag-aral ng Kabala. Dan, kung may huling paungusap ka para sa mga tagapakinig o tagapanood at bibigyan ka ng pagkatan at tayo'y magsasara para sa susunod na linggo. Salamat, Ariel, at salamat po sa mga sa kaibigan natin si Mario at salamat po sa inyong pakikinig at pagdalo. Hanggang sa muli po, magkita-kita tayo. Salamat po. Bye-bye.